Hello mga kaspark, kamusta kayo? Sa vlog natin ngayon mga kaspark, pag-uusapan po natin ng ang mga sikreto ng mga lalaki na hindi alam ng mga babae. At kung handa na kayong lahat mga kaspark, mag-start up po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto ng mga lalaki na hindi alam ng mga babae na gusto nilang humabol pero nahihiya sila. Yes, mga kaspark, sapagkat talaga naman bilang isang lalaki ay medyo nakakahiya naman talaga na kami ay maghahabol sapagkat lalaki, di ba? Parang nakakalalaki. Sa totoo lang, kaspark, kung iisipin mabuti, dyan nagtatalo ang aming pride at ang aming pag-ibig sa isang babae. Yes, mga kaspark, kaya nga kung minsan kahit na mahal pa nila ang isa't isa o mahal pa ng lalaki ang isang babae ay hindi na sila nagkakatuluyan o hindi na sila nagkakabalikan dahil nahihiya yung lalaki na siya yung unang umaksyon. Sayang naman kay Inspad. Kung may lalaki mang nanonood sa akin ngayon, sana kapag mahal natin ang isang babae, huwag na tayong mahiya. Lalo na kung alam na naman natin na mayroon pa naman pag-asa. At sa mga babae naman, na alam niyo naman na ang isang lalaki ay masyadong mataas ang pride at humihingi naman siya ng tawad sa inyo kung nagkamali siya at nakikita niyo naman na sincere siya, eh huwag niyo nang masyadong pahirapan kay Inspired kung humihingi na ng sorry yung lalaking mahal mo sa'yo o nagpapakumbaba na. Sapagkat, ibig sabihin, mahal ka talaga niya upang ibaba niya yung pride niya alang-alang sa'yo. Diba? Let's say, hindi man niya talaga namang binubusog lahat sa paghahabol sa'yo. Pero kay Inspired, ginagawa naman niyang lahat para magkaayos kayo. Yun na rin yun. Parang paghahabol na rin yun. Ngayon, kaya hindi nagkakatuloyan kahit mahal niyo pa naman ng isang lalaki. Eh talaga naman nagmamatigas din kasi kung minsan yung babae. At nagsisisi na sa huli kapag yung lalaki tumigil na sa pagmamakaawa sa kanya. Kapag yung lalaki tumigil na sa pagpaparamdam. Kapag yung lalaki tumigil na sa paghingi ng tawad. Pag yung lalaki na in love na sa iba, doon lang nagsisisi yung babae. Kaya dapat magpatawaran at magunawaan at ibaba ang pride sa isa't isa upang talaga naman kay Inspire hindi na maghintayan kung sinong maghahabol at kung sinong pinakamatigas, kung sinong pinakamagaling at talaga naman kung sinong tama o mali. Isipin nyo kay Inspire ang inyong nakaraan. Isipin nyo ang pag-ibig na inyong binuo, ang relasyong napakatagal na iningatan ninyo. Isipin nyo kay Inspire kung mas mahalaga ang nangyari na. At kung nakikita nyo namang sincere at may dapat mang bigyan ng pagkakataon ng isang tao para sa iyong puso at sa iyong buhay, ay pagbigyan nyo na kay Inspire dahil nagagawa na magpakumbaba para sa iyo. Nahihiya silang maghabol. Nahihiya kami maghabol. Lalong-lalo na kapag ka talaga naman na syempre, pinakita namin sa inyo na kami matapang. Pinakita namin sa inyo na kami matigas. Pinakita namin sa inyo na talaga namang may pride kami, tapos biglang maghahabol kami. Hindi namin masyadong kayang panindigan yun kay Inspired. Kaya kahit minsan, kahit yung lalaki, gusto niya pa yung babae, kahit mahal niya pa yung babae, hindi siya naghahabol. So, tuloy, hindi siya nagkakabalikan. Pero pansinin nyo, minsan yung babae na nakipagbalikan, hindi nagiging okay ulit sila. Bakit? Eh, yung lalaki, mahal pa rin naman kasi siya talaga. Hindi lang talaga naghahabol. So, yun sa mga sikreto ng mga lalaki kay Inspired, nahiya silang maghahabol. Kahit na mahal ka pa niya. Kaya sa mga babae dyan, kapag alam nyo naman na mahal pa kayo ng lalaki, pero nahihiya lang siya maghabol sa'yo, kasi sa dami niyang nagawa niyang kasalanan o pagkakamali, o kung anumang dahilan kung ba't kayo nagkatalo, eh, mag-usap kayo. Usapin mo siya. Malay mo, naghihintay lang yung lalaki. Eh, kay Inspired, talagang labanan ng pride to. Bakit? Siyempre, minsan yung lalaki na nagkamali, ikaw pa yung magpaparamdam. Eh, magulo lang talaga yan. Kailangan pag-usapan nyo talaga. Kayo nang bahala mag-desisyon. Ang masabi ko lang, sino sa mga sikreto namin, kahit naman ako, minsan na rin ako nagkakamali noon pa, nung kabataan ko. Nahihiya rin ako maghabol. Pero may mga pagkakataon na nagkakaayos dahil nagpapakumbaba talaga ang isa sa amin. At ang paano ang sikreto ng mga lalaki kayo Inspired na hindi alam na mababais na gusto nilang makita na kailangan mo siya. Yes, Mark Inspired. Hindi naman sinasabi ng lalaki na hindi namin sinasabi sa babae o karamihan ng mga lalaki nilisita na
lambingin mo ko o lagaan mo ko, asikasuhin mo ko, magpakita ka na mahal na mahal mo ko. Hindi naman ganun. Diba? Ang babae pwede pa. Kasi babae, magdedemand ng ganyan. Sinasabi talaga. Pero lalaki, hindi nagsasita ng ganyan. Pero sa loob-loob namin, gusto namin yan. Na ipakita ng isang babae na kailangan niya kami. Na kailangan niya ako. Dahil, bilang isang lalaki, ay talaga naman ka-inspired. Para kaming ano yan eh, para kaming sa isang relasyon, kami yung leader, kami yung sabihating hero. O nangunguna dapat upang gustong-gusto namin kapag nakikita namin kailangan kami ng babaeng mahal namin. Hindi yung parang wala lang kami. O kaya naman eh, ginagawa niya mag-isa yung problema niya. At talaga naman para bang mas magaling pa yung pinapakita niyang nakakalalaki kasi kung ganun. Kaya so sa totoo lang, isipin niyo lang mabuti. Kaya bilang isang babae, lagi ko kayong tinuturuan na ipakita niyo sa isang lalaki ang tamang pagmamahal. Tamang pagiging needy lang. Ayokong hindi ko sinabing kinanman sa inyo na magkulang kayo, huwag niyong ipakita kung mahal niyo siya. Hindi ko sinabi sa inyo, huwag niyong ipakitang huwag kayong magbigay ng oras sa kanya. Palagi kayong magbigay ng tamang pagtingin sa lalaking mahal niyo. Huwag kayong magkukulang, pero huwag rin susobra. Upang ang isang lalaki maramdaman niya na kailangan mo siya. At isa yun sa mga sikreto, talaga naman namin mga lalaki na gustong gusto namin nakikita sa'yo. Ang problema lang, sumusobrang iba sa pagpapakita ng ganyan. Sobrang needy, sobrang clingy, mahal na mahal niya yung lalaki, sobrang pagmamahal, binibigay lahat. Bilang psychological effect sa utak ng tao, parang nababawas yung interest niya sa'yo. Dapat lagi tama lang. Dahil gusto namin yan. Pero kahit ano pa mang bagay na gusto ng isang tao sa mundong ito, sa buhay niya, kung susobra naman ito ay talaga namang para magiging normal na lang sa kanya. Kaya dapat tamang pagmamahal lang upang ang isang lalaki ka-inspired. Bukod na, talaga naman ka-inspired, nakukuha niya ang gusto niya. Hindi mo niya sabihin na pinapakita mo kailangan mo siya pero hindi ka rin sumusobra, ay mamahalin ka rin niya na sobra ka-inspired. Ang lalaki dyan mababalo sa babae ka-inspired. Kapag nakukuha niya, nakikita niya na kailangan mo siya ng tama lang, tapos siya yung mag-effort sa'yo, siya ang mag-aabol sa'yo ka-inspired at hindi ikaw. Totoo yan. Kung malalaman mo ang ibig ko sabihin, talaga naman magiging masaya ka. Ipakita mong tamang pagmamahal, ipakita mong tamang kailangan mo lang siya nang hindi sobra at hindi kulang. Huwag mong rin ipakita na hindi mo rin kayang mabawala sa buhay mo, dapat sapat lang. O pumakitspanan ng isang lalaki ay laging mag-aabol sa'yo. Dahil kay Inspan, nakikita niyang mahal mo siya, pero hindi ka needy sa kanya, at siya ang laging maghahabol sa'yo at mababalo sa'yo. Kapag ka ganyan ka, isin sa mga sikreto naming mga kalakihan, gusto naming makita palagi na kailangan mo kami kahit papaano. Na hindi ka nagkukulang sa pagtingin at pagbibigay ng oras sa amin, pero hindi rin naman sobra. Ang pag-ibig kay Inspan ay napakahiwaga sa utak at puso ng isang tao. Kung kayo ay matututo sa pagkakamali ng iba, o sa pagkakamali nyo sa mga nakaraang pag-ibig, ay talaga namang magiging masaya kayo sa panahon ngayon, sa sitwasyon ngayon, sa inyong relasyon. Sapat na pagmamahal, sapat na pagtingin, at kailanman huwag ka rin magkukulang. At ang lalaki ay mas lalong magmamahal sa'yo ka-inspired. At ang pangatlong sikreto ng mga lalaki ka-inspired na hindi alam ng mga babae na gusto nila na kumita ka rin ng pera. Yes, mag-inspired. Siyempre naman lalo sa panahon ngayon. Kahit pa naman noon, ayaw lang namin talaga magsita. Pero minsan nga, di ba? Nagkakapulgara na, lalo na kapag naghihirap na. Doon nag-aaway, mag-aasaway. Di ba? Doon nagsusumbata, nag-aaway dahil sa pera. Pero noon, di ba? Nung kalakasan pa ng lalaki, parang wala lang. Pero sa utak namin, subconscious namin, bilang isang di ba, nahihirapan din naman na kumita ng pera. Gusto namin na yung babae, hindi lang dumedepende lang sa lalaki. Gusto lang isang lalaki na sana magpakita rin yung babae ng concern sa kanya. Na nahihirapan din siyang kumita ng pera. Gusto ng lalaki na yung babae tumutulong sa kanya. Hindi lang laging umaasa, taghihintay na lang ka-inspired. Nang biyayang babagsak sa kamay niya, ka-inspired. At isang lalaki na papagod din yan. Sa inyo na may mga asawa, alam niyo yan. Sana alam niyo nga. Dahil yung iba kasi, hintay lang ng hintay eh. Wala sanang tatamaan dito. Alam ko naman na lahat ng ka-inspired ko ay matulungin sa kanilang mga mister. At kahit na, boyfriend mo pa lang yan, di pa kayo kasal.
ipakita mo sa isang lalaki, ipakita mo sa boyfriend mo na may pakinabang ka, na handa mo siyang tulungan, na hindi ka magiging pabigat habang buhay, na hindi ka magiging palaasa. Hindi ka lang demand ng demand, kundi matulungin ka pa sa kanya. At ang isang lalaki mas lalong gaganahan at may inspired na makasama ka habang buhay, dahil alam niya na hindi ka lang basta ka-inspired na maganda, hindi ka lang basta sexy, hindi ka lang basta magaling habang kayo boyfriend girlfriend pa lang kayo, kundi hanggang sa pag-asawa na kayo ay talaga naman na tutulungan mo siya. Gusto namin ka-inspired na ang isang babae ay marunong din kumita ng pera, na ang isang babae ay handa rin kaming tulungan sa pinansyal, lalo na kapag marami ng gastusin na may mga anak na. Ka-inspired kahit pa LDR kayo, long distance relationship, nagkakilala lang kayo sa internet, sa cellphone, sa social media, long distance relationship, ipakita mo sa partner mo ka-inspired na hindi ka lang tambay na babae, hindi ka lang palaasa, hindi ka lang puro ganda, hindi ka lang puro kasek, puro pagpapasexy, puro pagpapakyut sa social media, hindi ka lang magaling kausap sa kung anumang bagay, kundi talaga namang makita ng partner mo, Pinoy man yan o foreigner, na ikaw ay isang babaeng hindi palaasa at hindi lang basta dumedepende sa isang lalaki, kundi kaya mong tumayo sa sarili mong paa, sapagkat hindi lang ito usapan ng puro pag-ibig lang, kundi usapan ito ka-inspired ng talaga namang literal na kung paano kayo mabubuhay ng maayos at masagana. Sa mga sikreto na hindi kayang sabihin kung minsan ng isang lalaki sa isang babae, na gusto rin namin na makita na kayo ay marunding kumita ng pera upang magtulungan kayong umasenso sa inyong mga buhay ka-inspired. At ang pangapat na sikreto ka-inspired ng mga lalaki na hindi alam na mga babae, ayaw nilang humahanga ka sa iba. Yes, mga ka-inspired, baka sabihin ng iba, alam namin yan. Alam nyo nga ba? Ay ka-inspired. Kaya ang isang lalaki, patahintahimik lang din yan. Diba? Ayaw talaga namin na kahit pa artista yan eh. Minsan nagiging isip bata yung lalaki pagkaganyan eh. Bakit? Sapagkat ang tinatamaan dyan ay kanyang ka-inspired, ang kanyang ego. Totoo yan. Bakit? Sapagkat nagiging emosyonal ang isang tao kapag in love. At kapag ang isang tao in love, nagiging makasarili yan sa kalahating pagkakataon. Ibig sabihin, 50-50 nagiging makasarili siya. Lalo na kung makasarili talaga siya. Bakit? Dahil gusto niya yung babaeng mahal niya ay talaga namang buong buo ay siya lang ang gwapo, siya lang ang macho, siya lang ang magaling. So totoo lang, ganun eh. Kaya minsan nahihiya yung lalaki, ganyan, ganito. Pero kahit spa, yan ang totoo. Ayaw nilang humahanga ka sa iba. Pero ang pagkakamali naman ng ibang lalaki, ayaw nilang humahanga ka sa iba. Pero sila naman ay nagpapabaya sa sarili nila. Hindi nagpapagwapo, hindi nagsusumikap sa buhay, hindi nagtatrabaho, walang ambisyon. Eh, kung may lalaki man nanonood sa akin ngayon, kung gusto natin na hangaan tayo ng babaeng mahal natin, eh magsumikap tayo sa buhay. At kung kahit na hinahangaan yung mga gwapo, eh magiging gwapo ka rin. Kung may lalaki man nanonood sa akin ngayon, magpagwapo tayo. Alagaan natin ang ating kalusugan. Ayusin natin ang ating ugali. Hindi lang naman niya sa itsura, kundi sa ugali. Tapos, mag-swimmakeup tayo sa buhay. Pakita natin sa babaeng mahal natin na may ambisyon tayo. Pag nakita ng isang babae na ikaw na isang lalaki ay may ambisyon sa buhay at gusto na susumikap ka talaga, ang babae hahanga sa atin ka-inspired. At sa mga babae naman ka-inspired, huwag naman kayong masyadong obvious kapag meron kayong hinahangaan o may gwapo, meron kayong crush na kung sino man. Ano lang, diba? Kasi nasasaktan din yung boyfriend nyo. Nalulungkot din yung asawa nyo, yung boyfriend nyo. Kasi gusto nga nila, sila lang ang gwapo para sa'yo. Sa mga babaihan, sa mga sikreto naming mga kalakihan na hindi nyo alam, kung minsan akala nyo alam nyo pero nakakalimot kayo sapagkat ka-inspired ang gwapo ng crush nyo. Sa mga sikreto na talaga yung dapat nyo malaman. Kaya hinahinay sa pagpapakita ng ganyan sa lalaking mahal mo dahil nasasaktan din siya sapagkat gusto niya na talaga namang siya lang ang hinahangaan mo, ka-inspired. At ang panlimang sikreto ka-inspired ng mga lalaki na hindi alam na mababais, na gusto nilang alagaan sila ng babaeng mahal nila, is ma-inspired. Gusto namin, syempre lahat naman ng tao, pero hindi naman yan lagi kasi sinasabi, lalo na ng mga lalaki, na alagaan mo ako, sikasuhin mo ako. Kaya nag-aaway, di ba? Humihingi ng ulo, lalo sa mga mister. Kahit nga sa boyfriend, nagtatampo eh. Pag parang walang caring, parang walang concern yung girlfriend, kaya di naman lagi, di na kailangan sabihin pa yan. Bilang isang
babaeng mahal niya o partner niya, dapat nag-uusa ka nang ipakita na ikaw ay may care at concern sa partner mo, sapagkat ka-inspire ng isang lalaki na nag-aarap din niya ng lambing. Nag-aarap ng pag-aasikaso, pag-aalaga sa babaeng napili niya. O pumak-inspire, kahit kayo naman, gusto niyo na inaalagaan kayo na lalaking mahal niyo. Ganon din yan, bigayan lang, give and take lang yan. Hindi laging puro ikaw, hindi laging puro siya. Ka-inspire sa pag-ibig, kailangan talaga ng pag-aalaga. Parang isang ano lang yan eh. Parang isang sabihin nating bulaklak o kung ano mang itinatanim. Pag pinabayaan mo lang yan eh, hindi magiging maganda ang bunga o baka mamatay pa yung bulaklak. Pero pag ang isang itinanim mo ay talaga namang nag-focus ka doon, ilagaan mo, magiging maganda ito kayo sa part. Parang damdamin din ng isang lalaki. Kaya kung minsan nawawala ang pag-ibig eh. Akala, ano kasi, nandyan yung tampo, naiipon yung tampo, naiipon yung galit. Kaya dapat, palagi kayo magpakita kay Inspire ng pag-aalaga, concern sa partner nyo. At dyan, mag-i-effort din siya na mahalin ka palalo. So, sa mga sikreto naming malalaki kay Inspire, na talaga namang dapat yung malaman. Ang mga kalakihan, gusto nila din manila sabihin na sila ay inaalagaanin na asikaso at inaalala ng babaeng napili at minamahal nila sa kanilang buhay ka-inspire. So, Max Pudyo lang po. Maraming salamat, Max Pudyo, sa pagtapos ng vlog na ito. Sige po kalimutan mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din man po tayo sa iba. At sa mga hindi po nakasubscribe, ay subscribe na po, Max Pudyo, at click na rin po notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat, Max Pudyo, mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!